Hello mga ka-farmers. So ito, kumukuha tayo ng mga dahon ng malunggay dahil magpapakain tayo ng alternative na pagkain sa ating mga alagang manok. So matagal na tayong, hindi naman masyadong matagal, siguro isang linggo tayong hindi nakapagbigay ng malunggay. Kaya ito ay kukuha tayo dahil madami tayong malunggay dito. Isa ito sa mga ingredients na gagamitin natin para sa ating alternative na feeds na patukas sa ating mga alagang manok. So ito yung nakuha ko, napakarami. So maghahalo din tayo ng iba pang ingredients. So samahan nyo ako at let's go. So ito mga ka-farmers, kumuha tayo ng madre de agua. Ito yung ihalo natin sa ating malunggay. Ito yung magsisilbing protein ng gagawin nating mixture. So yung mga malunggay, yun yung source of vitamins natin. So yun yung ating mga manok, nagugutom na. So ihanda lang natin ito para makakain sila. Alright.
So ito mga ka-farmers, kumakain yung ating mga alagang manok. So ang kagandahan dito sa alternative na feeds ay talagang makakamura tayo. So hindi tayo makakagastos ng malaki. Pero may pero mga ka-farmers. Ito kasing alternative na feeds, hindi kasi ito kumpleto. Kagaya ng ginawa ko, yung ginawa ko is kulang ito sa calcium, siguro sa protein. Pero yung vitamins natin ito hindi nagkulang dahil naglagay tayo ng malunggay. Although meron tayong protein, yung ating ginawang, yung tinadtad natin na Madre de Agua. So yun lang. So yun ang kagandahan dito sa ating alternative na feeds na ginawa na makakamura tayo. Ang disadvantage nito ay yun na nga, hindi kumpleto yung nutrients na kinakailangan ng manok para mangitlog sila. Pero nangingitlog pa rin sila, pero hindi gaya nung pinapakain ng pure feeds na almost everyday talaga sila nangingitlog. So dito, medyo maliliit yung kanilang itlog pag parating ganito yung pinapakain natin sa kanila. Pero kapag pure feeds naman, ay mag-expect tayo ng mga malalaking itlog at palagi rin silang nangingitlog araw-araw. So minsan, dalawang araw, isang itlog makukuha natin. Nagbibigay ako sa kanila ng alternative na feeds paminsan-minsan lang dahil hindi ko gustong masira yung kanilang pangingitlog. So siguro sa isang linggo, 4 or 5 beses ako nagpapakain sa kanila. At sa isang araw naman, 1 beses lalagay ko ito sa hapon. Dahil sa umaga, yung ipapakain ko sa kanila ay pure feeds lang. At itong sa hapon, yung alternative na feeds, para hindi tayo malakihan sa gastos. So meron pa rin silang maraming itlog na ibibigay dahil dito sa pinapakain natin sa kanila. So yan, no? Malapit na nilang maubos. So busog na itong mga manok natin at bibigyan pa rin natin ito ng tubig inumin kahit wet feeding yung pinapakain natin sa kanila. So ito, humihingi pa nga. So yun lang yung ginagawa ko sa kanila mga ka-farmers dahil yung alternative na feeds natin, meron naman tayong mga tinanim dito, marami naman tayong malunggay. So yun na lang, kailangan lang nating sipagan ang paghahanda sa pagpapakain dahil talagang magkukonsume ito ng oras sa paggawa. Hindi kagaya ng commercial na feeds na ibibigay na lang natin. So yun. Ito yung mga itlog ng ating manok dito sa free-range mga ka-farmers. Yan, no? Bahagyang lumiliit. So ito, meron pang dalawa dito. So ganyan talaga, basta yung pinapakain natin sa kanila ay alternative na feeds. Ito, meron akong isang itlog dito ng white leghorn doon sa kulungan, sa breeding pen. So yan, medyo maliit talaga yung mga itlog ng ating free range dito ng mga manok. Pero ang kagandahan dito mga ka-farmers ay mga malulusog o masustansya itong mga itlog na ito dahil free range nga sila at alternative feeds pa yung pinapakain natin. So yan, no? Alright.